Hi guys! Welcome or welcome back to my channel. For today's video ay papakita ko sa inyo kung paano ko ba kinukulot yung buhok ko. So ginagawa ko to pagka lumalabas ako, paminsan-minsan. And yung buhok ko pala is naka-highlight siya, so hindi na ako nagpapariban. Kinukulot ko na lang yung buhok ko pag may time ako bago lumabas. So gagamitin kong pangkulot is itong automatic hair curler na binili ko sa Shopee. 259 pesos yata yung bili ko dito. Binili ko siya last year 2021 ng November, and so far hanggang ngayon gumagana pa naman siya. Tapos ito yung laman niya. Ayan. Meron ito yung pangkulot. Tapos meron siyang kasamang suklay na pwede mong pang partitions or pwede mong pang hati-hati sa buhok mo. Tapos may dalawang kasamang pang ipet. Ang pinaka first na ginagawa ko ay sinusuklay ko yung buhok ko. Ayan, suklayin muna natin siya. Naturally kulot pala ako, kaya yun o. Hindi na ako nakapag-pariband kasi nga nagpa-highlight ako. Blinich yung buhok ko. So mas prefer kong magkulot pagka importanteng lakad yung pinupuntahan ko. So ayan, ito yung ginagamit ko na vitress. Pinaprotektahan niya yung buhok natin sa heat. So minsan nilalagyan ko ng ganito bago ako magkulot para hindi sobrang ma-absorb ng buhok ko yung init. So naglagay na ako kanina kaya hindi na ako maglalagay ngayon. Ito, nabili ko lang to sa Watson's for 77 pesos. Maganda to. Minsan kinikeratin ko din yung buhok ko para hindi siya masira kahit na plansyahin ko man o kaya ikulot ko. So without further ado, punta na tayo sa pagkukulot ng buhok. Saksak ko muna siya. Minsan pala, habang nagme-makeup ako, sinasaksak ko na siya para uminit na. Ito guys, yung pag-on and off buttons niya. Tapos ito naman yung pa-right. Ito yung pa-left. So sinaksak ko na siya and in-on ko na din siya. Makikita nyo naka-light dito. Mukhang maganda naman yung materials niya. Hindi siya mukhang mumurahin. Ito, ewan ko kung ang tawag dito. Parang ceramic ata. Medyo umiinit na siya. So far naman, matagal ko na itong ginagamit. Kaso may ibang store or may ibang reviews na hindi daw gumagana, hindi umiinit. Panood ko lang to kay Miss Roselle. Napakagandang vlogger. Sa kanya ako natutong magkulot or gumamit nito. Pag natanggap nyo kung may abelya man or hindi man umiinit o kaya hindi umiikot, huwag nyo muna siyang i-order receive. So ayun, medyo umiinit na. Pinakauna kong ginagawa, hinahati ko muna siya. Hatiin muna natin yung buhok. Kuha lang ako ng pang-ipit ko. Ito. Yan. Tapos, ito sa baba. Mga ganyan. Sipet. Since right ko to, right side ko to, ito yung gagamitin ko. Right side din. So, ganyan. Ipet natin. Tapos, antayin mong umipit yung buhok mo dun sa baba. Tapos, magbibilang ako ng 1 to 20 o kaya 1 to 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tapos, paghihilain mo siya, ganyan mo siya, pababa. Para hindi masira yung kulot niya. At ito. Ulitin ko. Magandang may naiipit sa dulo. Ayun o, nakita nyo na nakaipit siya. Para maganda din yung pagkakulot sa dulo. Tapos, parang yan. So, tapos naman na tayo dito. Kaya, ganyan. Hihilain ko lang siya, diba? Napakaganda ng kulot niya. Ngayon, kuha naman tayo ng ibang buhok. Yan. Kita nyo, ikulot na kulot talaga ang aking harapan. Ay, pagpasensyahin nyo na yung napakalaki kong tenga. Ipitin ko ulit siya. Tapos, ayan. Pagka may ganyan, hilain mo lang siya konti. Ayan.
Okay, ibaba na natin. Ayan, yan. Kita nyo ba? Minsan, pag mas matagal mo siyang binababad sa init, mas matagal din talaga yung kulot niya. Yes! Yung nakulot, iganon ko muna sa likod. Pwede rin, the other way around. Kung saan nyo mas prefer, kung saan nyo gustong papunta yung direction yung buhok nyo. Ayan, makikita mo, mainit na siya. Pero dahan-dahan lang kayo guys, kasi baka mapaso kayo. Nung nagsisimula pa lang akong mag-try na magkulot ng buhok, talagang kanda-paso din ako. Pati yung tenga ko, napapaso. So yan, hilaan lang natin, diba? Talagang ang pagkukulot guys, minsan umaabot ako ng 40 minutes or 30 minutes, depende siya sa haba ng buhok mo or sa kapal ng buhok mo. Ayun. Yan. Tapos hilain natin para yung buhok dito or yung natirang buhok papasok. Yan, hilain mo. Tapos yun. Okay din siya guys na ikukulot mo siya hanggang dulo kasi bumababa naman yan. Later on, bababa din yung kulot niyan. So, magbilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Okay, hila. Ayan. Aray. Taas ko pa. Maganda to guys, kapag lalo kapag nakakulay kayo ng buhok, yan yung mga may highlights din, yung mga na-bleach, maganda talagang ikulot yung mga buhok na ganun kasi nga, dun mas nakita yung color niya. Madami akong nakikitang na ganito yung hair nila, tas nagkukulot sila para ma-emphasize or ma-highlight yung buhok nila. And mas maganda talaga siyang tignan kapag nakakulot. Beach wave pala yung tawag sa ganitong kulot. Nawala na tayo sa bilang. Okay, okay na yan. Okay. Gaganda yan pag finger comb natin. Wow. Hirap talaga magpaganda. Okay. Minsan sinusuksok ko talaga yung dudo niya. Ingatan niyo lang na hindi kayo mapasok. Para maganda yung dulo niya. Kasi minsan, pag naiiwan yung dulo niya, straight pa yung dulo. So, hindi siya magandang tignan. Hilain na ulit natin. Yan, dahan-dahan na ako. Diba? Pak. Kabilang side naman. Diba kanina nandito, ito yung gagamitin ko. Ngayon, ito namang kabila. So, isuksok natin. Ayan. Aray ko. Pag may pamangkin kayo or anak kayo, ganun. Sila yung pabilangin na 1 to 20 or 1 to 30. O, diba? Mapapractice pa silang magbilang. 1, 2, 3. O, pak. Ililink down below ko na lang pala yung link ng automatic hair curler dyan sa baba. Sa description box. Baka interested din kayong bumili. Sa Shopee ko pala ito nabili. So, ayan. Okay. Ayan. Talagang yung direction niya ay nakakalito pag una. Basta isipin nyo lang ito, dito sa kaliwa, ito, dito sa right. Okay. So, ayun, mas makapal, mas matagal mo dapat siyang iwan. Comment down below lang kayo guys kung may tanong kayo, ganun. Konti na lang siya. Okay. Magawa ko ng pang-tabi.
Okay, hilayin natin pababa. Okay. Kahit hindi mo lagyan ng pang hairspray, magtatagal talaga siya kahit kinabukasan. Minsan, kapag nagkukulot ako, every 2 days ako nagbabasa ng buhok para magstay yung kulot niya. Well, sabi naman nila yun nga yung advisable. Every 2 days ka magbasa ng buhok para hindi daw madry ng bongga yung buhok mo. As long as nagsashower ka naman, oh, nag-half bath ka, okay lang. Basa ng buhok. Okay. Pag ginaganyan ko, pag mapapasok na ako, saka ko na siya tatanggal. Okay. Ayun, konti na lang. Dalawang kulutan na lang yan. Kung nalilito kayo, ihirap mo lang siya sa salamin. Tapos makikita mo na yung left side. Okay. Ito yung makeup ko. And you can see, nagpa-micro shading lang ako. Ililink up ko na lang dyan sa taas dito. Diba? Fresh-fresh lang ating makeup ngayon. Gawa tayo ng thumbnail. Okay. Diba? Bongga. Down to the last one na tayo. Aray ko. Pagka medyo nasa bunutan kayong ganun, ipihit mo lang siya dito sa kabila. Luluwag yan. Okay? So, ayan guys. Tapos na yung buhok natin. Ito yung itsura pagka hindi sinuklay ng kamay. Ayan. Pwede nyo siyang iwan na ganito. Pwede nyo rin siyang suklayin ng kamay. Beach waves pala yung tawag dito. Ayan. Try natin siyang suklayin ng ating kamay. So, ayun guys, tapos na yung video na to. Ganun ko lang kinukulot yung buhok ko. Salamat sa pananood, and if you like this video, please give this video a thumbs up, subscribe to my channel, and click the notification bell so you will never miss any of my uploads. Kung may mga suggestions kayo, kung may mga tanong kayo, comment down below lang kayo dyan, and see you on my next one. Goodbye!